Okay, so dito na tayo ngayon sa last problem ng equilibrium of concurrent force system in space. So problem number 5, if the maximum force in each rod cannot exceed 1,500 Newton, determine the greatest mass of the crate that can be supported. And so ang tinatanong daw dyan yung, ano, yung weight or yung mass. Okay, so ito yung hinahanap. So, ano yan? Greatest or maximum. Okay, so sabi natin ano na lang to, W as weight. Okay? Then, nasabi niya rito, yung mga ano daw natin, members natin ay magkikerry lamang daw dapat ng 1,500 Newton. Hindi tayo pwedeng tumaas dyan, okay? Pero pwede tayong bumaba. Okay, kasi once na tumaas tayo sa 1,500 Newton, sa kahit isa lamang sa tatlong members na to, ibig sabihin mag-fail sila. Kasi kapag sinabi natin, ano, cannot exceed, ang sa madaling sa tanon is, yun lamang yung kayang i-carry, okay, or buhatin, or saluhin ng isang member. Okay, so ang kaya lang daw buhatin ng AO is 1,500 Newton. 0B is 1,500 Newton pababa, okay? Then, ang kaya ring saluhin lang daw ng OC is 1,500 Newton pababa. Okay, so ngayon, may trial and error tayo. So, medyo magiging matagal kasi yun. So, ang gawin natin, gamitan pa rin natin ng equation or function mode. So, mas maganda rito, gawin na natin yung overall equation. Then, katapos nun, saka natin isa-substitute yung 1,500 Newton sa kada isang member. Okay? So, unahin natin, ano, i-equate lahat ng, ano, equations. Pero before that, kailangan natin, ano, alamin lahat ng coordinates nila. Okay? So, ito, ang ating OC nag-travel from this point. Tama ba? Okay, so, this is Y, no? This is X. Okay, so, X muna tayo. So, ang travel niya sa X is 3 meters. Okay, so, 3 meters. Then, ang Y, okay, ito, is hanggang 2 meters. Then, ang Z niya is 3 meters. Yan. Then, ang B naman, okay, so, in terms of X, okay, nag-travel lang ito. Yan, 1 meter. Then, sa Y is 2 meters. Then, sa Z is 2 meters. Then, sa A naman, nag-travel siya sa X ng, okay, okay, forward siya, no? So, forward. So, wait, nakakalito lang itong 2 meters na ito. Paano ba siya? Okay, so, dito siya, ne? Forward na 2 meters. Ayan. Then, okay, forward na 2 meters. Tapos, sa Y, to the left na 3 meters. Yan. Then, sa Z is 1 meter. Okay, so para sa mga nalilito pa rin, okay, so ito yung sinasabi ko. So, sa X daw, nag-travel siya ng 3 meters pa ganyan, okay? Then, nag-travel siya ng 2 meters pa Y. Then, nag-travel siya ng 3 meters pa Z. Okay? Ganun lang siya. Para mas madalian kayo. Oops. Ayan. Then, kunin natin lahat ng, ano, ng D. Okay, so A squared plus B squared plus C squared. So, this is 3, 2, 3. Okay, so 4.69. Okay, then ito naman ay 1, 2, and 2. So, 3. Then, ito naman sa A, 2, 3, 1. Ito lang, parang nakamalaw ng pindot. So, 2, 3, and 1. Okay. Tama ba? So, 2, then 3, then 1. Okay. So, 3.74. Then, equate natin yung overall equation natin. So, by summation of Fx is equals to 0, forward is positive, and so, yung ating free body diagram, kahit hindi natin i-drawing dito, no? Kahit hindi natin iwala yung drawing, kahit dito na lang siya, oh. Kasi yung ating, ano, yung ating point O is nandito naman sa pagitan ng Z, or sorry, sa intersection ng Z, Y, and X. Kaya dito na tayo mag-drawing ng, ano, free body diagram. So, this is OC, this is OB, and this is OA. So, lahat sila, in-assume natin as tensile. Okay? So, ngayon, ang ating OC in terms of X is backward. Pag ganyan siya, di ba?
So, backward siya. So, negative. OC multiplied by 3 over 4.69. Then, ang OB backward din. Okay? So, negative. OB multiplied by 1. Okay, ito. Over 3. Then, ang OA, okay, is forward. Okay? Ayan. Paabante. So, forward siya. So, positive. OA, okay, multiplied by 2 over 3.74. Then yung W, wala namang ano yun eh, di ba? X, X component. So, 0 yan. Okay, 0 yung kanyang X component. Okay? Ayan, so ito yung ating equation number 1. So, i-shade natin para ano, mas ma-emphasize natin yung mga equation natin kasi tatlong beses natin uulitin yan. Ay, gagamitin. Okay? So, next, summation of Fy is equals to 0. To the right is positive. So, ang OC natin papunta saan? Sa right. Okay? So, positive OC multiplied by 2 over 4.69. Then, ang OB is papunta sa left. Okay? So, negative OB multiplied by 2 over 3. Then, ang OA is papunta rin sa left. So, negative. OA multiplied by 3 over 3.74. Then, walang Y component ang W. So, 0. So, equation okay, next. Okay. So, next naman ay summation of Fz is equals to 0. Upward is positive. Ang OC upward, so positive OC yan, multiplied by, okay, 3 over 4.69. Then, ang OB upward din, so positive OB multiplied by 2 over 3. Okay? Then, ang AO natin is upward din. So, plus OA multiplied by 1 over 3.74. Then, negative W. So, i-transpose na natin para maging positive W. So, this is our equation number 3. Okay? So, i-shade natin. Ayan. So, ngayon, we have 3 cases. Una nating ano gawin sa letter A. Okay, so OA governs. So, kung kapag sinabi natin OA governs, ibig sabihin, yung ating OA is equivalent to 1,500 Newton. Yan. So, lahat ng ano OA dito, 1,500 Newton ang magiging value. Okay, so dito niyan, copy na lang natin to. Okay? Yan. Then, ito, yung OA, substitute natin yung 1,500 dyan. So, positive dyan, hindi ba? So, positive 1,500 multiplied by 2 over 3.74. So, positive 802.14. So, positive, then i-transpose natin, magiging negative. So, negative 802.14. Yan. Okay, then dito naman sa FY, copy na rin natin to. Ayan. Then, substitute natin yung ano dito, 1,500. Then, transpose natin. Kung negative yan, magiging positive na siya. So, i-positive na natin kagad. So, ilan yun? 3. Okay? So, 3. So, 1203.209. So, positive 1203.209. Yan. Then, next, ito rin. Ayan. Then, yung W, ilipat natin dito. So, negative W is equals to, ito, positive to, di ba? So, magne-negative yan. So, negative 1,500. Then, yung ano nito, value is 1. Yan. So, negative 401.07.
Ito yun, 1 over 3.74. So, negative 401.07. Ayan na. So, ilan ang unknown sa atin dito? Tatlo. OC, OB, and W. Okay? So, ngayon, makukuha natin yung value ng OC, OB, and W. And dapat yung makuha natin na value ng OB and OC must be less than 1,500 Newton or not exceeding 1,500 Newton. So, solve natin. So, OC, OB, OB, and W. Yan. So, okay. Yan, gamit na equation mode. So, negative 3 over 4.69. Then, negative 1/3. Then, negative, 0 to. Okay, then negative 802.14. Then, ito, 2 over 4.69. Then, negative 2/3. Then, 0. Then, okay, 1203.209. Tama ba? Okay, 209. So, positive. Then, 3 over 4.69. 2/3. Positive 2/3. Then, yung W. So, negative 1.0. Then, last, negative 401.07. Negative 401.07. Ayan. So, 1645.89. Dito pa lang, mali na tayo kagad. Okay? So, 1645.89. Newton. Next, OB. Negative 752. Then, yung W is 952.54. 952.54. Okay, Newton. So, dito palang mali na. Bakit? Kasi itong OC, nag-exceed ng 1,500 Newton. So, ibig sabihin, not safe. Okay? Okay? So, safe nga tayo para sa ano, sa OA, ayan, hindi, exactly 1,500 nga siya, tapos yung OB natin is less than 1,500, pero yung OC kasi, is mag-exceed siya ng 1,500. Kaya hindi natin pwede i-consider itong sagot na to. Although, medyo malaki-laki na nga naman yung W, pero hindi naman magiging safe yung ibang member natin, kagaya ng member OC. Okay, so anong gagawin natin dyan? Iibay na natin yung mag-govern. Okay? So, letter B. Ang try natin na mag-govern ngayon is... Okay, kung tapos na tayo sa OA. OB naman. OB governs. Okay? So, ibig sabihin, ang ating OB na niyan ang 1,500 Newton. Okay? So, i-copy natin to. And, wait lang. Oops. Okay. Then, tanggalin natin to. Ang ilagay natin dito ngayon is yan. Okay, so yung OB natin is negative. So, magiging, ano, positive na yan. 1,500 over, ay, multiplied by what? 1/3. 1/3. So, negative, magiging positive. So, positive 500 sa kabilang equation. Ayan. Okay? Next. Dito tayo sa Y. Oops. Ayan. Then, tanggalin natin to. Ayan. Okay, so, ito niya negative. So, transpose natin, magiging positive ulit. Okay? So, positive 1,500 multiplied by 2/3, so 1,000. So, positive 1,000. Next. Ito. Okay. Ayan. So, ito, tanggalin natin. Ilagay natin dito. Then, yung W. So, negative or minus W is equals to, kung positive to, magiging ano siya? Negative.
So, 2/3 kanina is 1,000. So, negative 1,000. Ayan na siya. So, makukuha natin yung mga value ng mga unknowns natin. OC, OA, and W. So, negative 3 over 4.69. Okay, 2 over 3.74. Then, 0. Then, 500. 2 over 4.69. Okay, negative 3 over 3.74. Then, 0. Then, 1,000. Then, 3 over 4.69. Then, 1 over 3.74. Tapos, negative 1.0. Then, negative 1,000. Okay, so negative 3,283. Newton. 2,992. Newton. And then, negative 1,900. Newton. So, mali pa nga ito eh. Okay, yung W. So, dapat daw, ano siya, ganito siya. Okay? So, mali yun. Okay? So, last sila nag-exceed sa 1,500. So, hindi pwede mag-govern yung ating 1,500 na OB. Okay, so tama to, negative, no? So, negative, then positive. Okay. So, negative, naging positive. Negative, naging positive. So, positive, naging negative. Okay, so last. Okay, so letter C naman tayo. Kasi lahat naman to, hindi pwede, no? So, greater than 1,500 Newton. Greater than 1,500 Newton. Therefore, not safe. Okay? Okay, so, letter C tayo. Yung mag-govern naman sa atin ngayon is yung OC. So, ibig sabihin, yung ating OC na ngayon ang 1,500 Newton. So, copy natin lahat. Para isahan na nga naman. Okay? Ayan. So, tatanggalin lang natin yung OC. Okay? Lagay natin dito. Then ito, para dito. Ayan. So, negative siya, no? So, kapag transpose siya, magiging positive. So, positive 1,500 multiplied by 3 over 4.69. Oops, sorry. So, 959.49. Okay, then, ito. Ayan. Tanggal natin ito. Ayan. Then, ito niyan, positive, no? So, pag transpose natin, magiging negative na. Okay, so, negative 1,500 multiplied by what? 2. Tama ba? 2, no? Ayan. So, 639.66. Negative 639.66. Next, no? OB. Then, lagay natin yung W. Di ba may W dito sa likod, sa last? Ayan. So, pasok natin. Magiging negative. W. Then, ito naman, ilabas natin. Magiging negative. So, OC 3 over 4.69. Kagaya lang nung kanina, no? Ito. So, magkapares sila, eh. So, ngayon, kung negative to, magiging positive siya rito. So, wait lang. Negative ba to? Sa FZ? Sorry. Positive pala siya. Okay, kung positive siya, magiging negative na ngayon yun dito. Okay? Ayan. So, 959.49. Okay. So, solve natin. So, OC is equals to OA and W. So, ilan to? Negative, no? So, negative 1/3. Positive 2 over 3.74. Then 0, 959.49. Then negative 2/3 yan, okay? Then negative 3 over 3.74. Then negative 639.66. Then ito, positive 2/3 hata to. Okay, so positive 2/3. Sorry. This is 0 pala. Then negative 639.66.
Then ito, positive 2/3. Then 1, okay, positive 1 over 3.74. Then negative 1.0. Okay, then negative 959.49. Yan. Okay, so negative 685.35. Then 1367.04. So 1367.04 Newton. And last, 868.11. So 868.11 Newton. Ayan. So, ito mga to, nag-less than sa 1,500 Newton, okay? Kahit i-distribute pa natin yung sign, okay? Kasi wala namang sinabi dito kung tensile or ano eh, tensile or compression. Ang sabi lang niya dito, cannot exceed 1,500 Newton. Okay, so ibig sabihin nun, dapat hindi siya mag-i-exceed as compression, hindi siya mag-i-exceed as tension. Okay, so disregard natin yung sign. So, since pare silang ano, less than 1,500 Newton, therefore, safe tayo para sa... Ah, sorry. This is OB. Safe yung ating OB. Okay? And safe din yung ating OA kung ang makaka-receive ng 1,500 Newton ay yung member OC. Okay, so, ito naman sa W. Kasi, napansin nyo, di ba? Ito, 952.54. Eh, sir, mas malaki ito sa, ano, sa W na nakuha natin sa letter C. So, ibig sabihin, sir, ang sagot is ito, 952.54. Hindi. Okay, ang sagot pa rin is itong W na to. Kasi, kapag ganito raw yung W na to, ibig sabihin, ang marireceive na force ng ating C ay 1,500. Ang marireceive ng B, okay, ng BO, is 685.35, and yung OA is 1367.04. So, yung sabihin, safe lahat ng members natin kapag ang W natin ay 868.11. Pero, kung ang W natin ay 952.54, ang marireceive or dadalhin na force or sasaluhin na force ng ating member OC ay 1,645. Eh, ang kaya nga lang daw dalhin ng lahat ng members daw ay 1,500. Kaya nga sinabi rito, not safe. Okay? So, yan siya. So, ibig sabihin, ang sagot natin sa tatlo is ito. Yan. So, OC natin ngayon ay 1,500 Newton. Then, yung type ng force. Siyempre, ilalagay rin natin yun. Okay? So, yung type ng force rin dito, negative, no? Ang inassume natin sa lahat ay tensile. So, ibig sabihin, compression daw yung OB, then tensile ang ating OA, and tensile yung ating OC. Then, yung ating ano, W is yun na. Pababa naman talaga yun kasi gravity load yun eh. Okay? Weight kasi yun. Ayan. Okay? So, yan na. So, ito na yung tamang sagot. So, ang sabi kasi rito, mass, no? Hindi na kasi ako masyadong familiar sa mass. Okay? Hindi na alam. Pero, ang alam ko ang weight, Newton. So, kung ang gusto natin is makuha is mass, kasi alam ko is mass is equals to weight multiplied by gravity sa pagkaka... Ah, wait lang. Baliktad ata. Okay? Ang weight is equals to mass, yan, multiplied by gravity. So, kung mass ang gusto natin kunin dyan, ibig sabihin, M is equals to weight over G, or yung gravity. Okay, so, where G is equals to what? 9.81 meter per second squared. Kasi di ba alam natin ang Newton kasi, di ba ang Newton is equals to what? Kilogram meter per second squared. So, ang kukuha natin dito is yung kilogram. Ayan. At tama nga, ang mass is kilogram. Ayan. Ang weight, yun yung ano, Newton, kilo Newton. Okay? So, kunin natin yung mass. Okay? So, M is equals to 868.11 Newton, that is kilogram, okay, meter, okay, per second squared. Then, divide natin ng ano, ng G, okay? Ang G natin is 9.81 meter per second squared. So, magka-cancel out ito. Ayan. Matitira, kilogram. Kaya, so, huwag natin i-shade pala ito. Ayan. Kaya, yung mass natin, ayan, is equals to what? Okay, so 868
868.11 divided by 9.81. So, ang mass natin is 88.49. Okay, 88.49 kilogram. Okay, mabigat para siya, ano? Lagpas 50 kilos. So, lagpas siya sa bigat ng, ano, isang sakong, ano, bigas, no? Ayan. So, yun yung, ano, tamang sagot kasi mass yung pinapahanap sa problem number 5. Ayan, so, wag lang kayong papalit to dito kasi, di ba, ang ginawa lang naman natin is, ano, kinuha yung overall equation, then sinubstitute natin yung 1,500 sa OA, sa OB, and OC. Sir, wala po bang mabilis na paraan para matukoy namin kung sino sa tatlo ang talagang makaka-receive or mag-govern at makaka-receive ng 1,500 Newton? Wala. Okay? Or meron siguro pero hindi ko pa siya na-discover kasi chinek ko lahat ng problem sa equilibrium condition. So, sa tabi ko, sa tingin ko, ang makaka-receive ng ano, yung pinakamababang load na 1,500 Newton is parang siguro yung ano, pinakamaliit na member, parang ganun. So, chinek ko sa lahat ng ano, equilibrium of concurrent force system in space natin na problems, hindi lagi. Okay? Hindi lagi kung sino yung maliit, siya makaka-receive ng ganung force. Then, chinek ko naman yung pinakamahaba, hindi rin. So, nagbabago-bago siya. Okay? Kaya wala siyang ano, wala siyang exact or parang wala siyang way para agad-agad matukoy natin kung sino nga ba yung makaka-receive nung ganitong load na kung saan lahat ng load ay magiging or lahat ng member ay magiging safe. Kaya diniskas ko sa inyo is yung trial and error. And we have 3 trials para lang mapatunayan kung sino sa kanila yung mag-govern na 1,500 Newton na magkikerry nun na member. Okay? So, yan. So, ito na yung ating problem number 5 for equilibrium of concurrent force system in space. So, thank you for watching. Bye!